Father God, we thank you, Lord, for this brand new day that you have given unto us, O Lord. Thank you for this beautiful Sunday, O Lord. Thank you for a crossover family, O God. And thank you for giving us the strength, Lord, to have fellowship through the internet, O Father God. Truly, you are awesome and you are omnipresent, God the Father. You are Jehovah Shammah, O Father. You are in the midst, God the Father. Thank you, Lord. We bless your name, God the Father in heaven. Oh, you are a great God. You are a glorious God. There is no one else like you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ko pong ipinapag-praise sa iyo, Panginoon, ang buong nation ng Philippines, Lord Jesus Christ. Lord, in the middle of this pandemic, Lord Jesus, we know that you are doing something greater, Lord Jesus, and your protection, your divine protection is at hand, O Father, to your people, O Father God. Thank you, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that, Lord, that all God's children will be mightily protected by the blood of your Son, Jesus, against any virus, against any danger, against any harmful element, Lord Jesus. And we pray, O Father God, may you guide our government leaders, Lord, in their decision-makings, Lord. Holy Spirit, may you intervene in our government, Holy Spirit. May you guide and guard our president, O God, I pray. I pray, O God, that you bless the president of this nation, O Father God, Pangulong Duterte, O Father God. Siya po, Panginoon, ay i-guide mo, O Father God. Lord, Father God, may you be his advisor, O Lord Jesus Christ, sa kanyang mga steps na ginagawa for the country Philippines. Lord, you are bigger and you are wiser, Lord Jesus. May you guide him and may you bless all his cabinet members, Lord Jesus. And I pray, O Lord, na ang buong Philippines, O Father God, ay maging Panginoon, ang buong Philippines and all the Filipino people, O Father, will be obedient, O Father God, to the government, O Lord. By your Holy Spirit, I pray, O God. Thank you, Lord, for blessing this nation, Lord. Thank you for protecting this nation, O God. I also pray, God the Father, for the families, O Father God, for all the Filipino families, O Father God, whether rich or poor, may your mighty provision be upon the Filipino people, God the Father. Be upon the Filipino family, O Father God. Father God, we believe, O Father God, that those who call upon your name are saved and are safe, God the Father. Lord, their needs are provided, O Lord, because ayun po ang iyong pangako, O Father God. Thank you, Lord. We also pray for our church, Crossover Church. May you bless this church, God the Father. May your Holy Spirit fill this church, O God. Lord, may you send your mighty angels towards our church, O Father God. Maaring kami po ay nag-i-stay sa kanya-kanya po naming mga bahay sa mga oras na ito. But we know that the presence of our Almighty God is in our midst, God the Father. Thank you, Lord, because we know and we have faith that we are protected and sealed by the blood of Jesus, because that is your promise, God the Father. Maraming salamat po. And Lord, we just pray, O Father God. I pray, O Lord, may you bless the speaker for today. O Father God, may you use the speaker for today. May you cover him or her with your mighty blood, Lord Jesus. And I pray, O God, itago mo po ang speaker mo for today sa iyong likuran, Lord Jesus. Ikaw po ay mangusap nawa, Panginoon, through your overseer for today, O God.
thank you, Lord. We just lift you up, our Sunday service today. May you be blessed. May you be exalted, God the Father. This we all ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay kadako na sa pagbibigay. At ang aking pong nakuhang verse ay mula sa 1 Samuel 15:22 at magbabasa po ako mula sa King James Version. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Doon po ako magbibigay ng encouragement sa word na to obey is better than sacrifice. Yung sacrifice po kasi, yan po ay hindi yan po ay nanggagaling sa inyo. Hindi po ba yan po ay sa atin, sa sarili. Yung sa taong magsasakripisyo, diyan nanggagaling yung sacrifice, yung willingness niya na gawin yon. No po. Pero yung obedience kasi, yung obey, hindi po yan galing sa gusto mo. Galing po yan sa ibang tao, galing po yan kung tayo ay Kristiyano, sa divine being, ang Panginoon, sa Panginoon galing yung ating yung command na ibinababa po sa atin. Bilang isang mga tao, di po ba, na-experience po natin yung katigasan ng ulo, hindi po ba, yung hindi natin sinusunod yung mga command sa atin. Yun nga po, ano, yung mga magulang na nagbibigay ng rules and regulations, nahihirapan po yung mga anak natin na sundin kasi hindi nila gusto yun eh. Hindi nila gustong sundin yun. Di po ba? Kasi meron silang mga sariling mga pananaw, mga sarili silang kagustuhan, pero sinasabi po natin bilang isang mga magulang na kaya namin binibigay itong mga, kailangan mo sundin ito kasi para sa iyo, sa ikabubuti mo, hindi ito para sa akin. Diba? Kung susundin mo to, meron kang magandang mararating. Kung hindi mo susundin, nasa sa iyo, you have to face your own consequence. Katulad din po ng obedience sa Panginoon. Ano po? Sabi ng Panginoon, magbigay po tayo ng masaya, di po ba? At yung 10%, hindi po ba? Lakipan po natin ng love offering. Bakit? Kasi yun yung command niya, utos niya yun. Bakit? Na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako ng Panginoon? Bubuksan po niya ang doors of heaven, tsaka windows of heaven. So kung gusto po natin na matuwa ang Panginoon, doon po tayo mag-obey sa kinokoman po niya, hindi po sa gusto natin na isakripisyo lang. Halimbawa po, ang gusto ko lang isakrifice ay ganito lang, isang meal lang sa McDo. Yun lang ang pwede kong ibigay sa iyo, Lord. At least nagsacrifice ako na hindi ako kumain ng isang meal para sa iyo. Pero hindi po yun yung nire-require ng Panginoon. No po, katulad na lang po natin, 'di ba? Ang hirap-hirap po talagang sumunod ng mga tao lalo na nakaraang ECQ po. Sabi ng government, bawal lumabas. Pero mga tao sa kakulitan, sobrang dami na nagbabantay, pati militar nagbantay na po sa amin dito sa lugar namin kasi nga maraming mga pasaway. Ayaw talagang sumunod kasi nga hindi nila gusto na sila ay parang ma-detain sa loob ng bahay. Yun pong ganong mga kilos, no po, sa sobrang ano ng mga pulis, nakapagsalita na po sila.
lalo na po yung mga classmates ko, sabi nila, bigyan ng hilig ng mga tao, pabayaan na ng gobyerno. Kung mabuhay, congratulations. Kung mamatay, hindi condolence. Diba? Kasi ang tigas nga ng ulo. So, katulad po dito sa salita ng Panginoon, diba? Sinasabi ng Panginoon, you have to obey. Na yung obedience, mas gusto niya is better than sacrifice. Diba? Para po mapagpala tayo. We have to obey the Lord's command. Yun po, bago po tayo manalangin, i-deklara po muna natin yung declaration of faith. Sabay-sabay po tayo. Father, I honor you by putting you first in my finances, giving you my best in tithes and offering. I thank you that you supply all my needs according to your riches in glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out of blessing until it overflows. I call my house and all my properties paid for in full. I believe I receive raises and bonuses, sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and income, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. I thank you, Lord, for meeting all of my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. Good health cometh to us now. Long life cometh to us now. Prosperity cometh to us now. Let us pray. Dear Heavenly Father, help us, Father God, to obey your word, O Lord. Help us to be obedient children, O God. We pray, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin ay ayon sa pagsunod sa iyong salita at hindi po dahil lamang sa kagustuhan namin. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming ipagkakaloob at basbasan niyo po ang bawat pamilya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. To honor God, love people, and establish passionate churches that will bring... Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Okay. So, patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili. Okay, sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Okay. So, ikaw na nanonood dyan. Kung nanonood ka sa cellphone or sa computer mo, sa laptop mo. Okay. So, i-type mo dyan. No? I-type mo sa comment na I am ready. Okay, so ihanda po natin ang ating mga sarili dahil tayo po ay tatanggap na naman ng panibagong salita ng Diyos, isang salita na makapangyarihan at napakayaman na salita ng Diyos na tunay na magpapala po sa ating buhay, tunay na magpapabago sa ating pamumuhay, no? So ngayon po ay month of July na, no? So first Sunday of the month. So we have a brand new series ulit, no? Okay, so ang series po natin this July, this month of July is it's ang title po ay New Normal. And so sabi mo sa katabi mo, New Normal. Okay, so bakit tayo New Normal? Kasi of course sa mga nangyayari sa paligid natin, no, talagang nagkakaroon ng new normal, no. So unti-unti na tayong nag-a-adjust, no. Unti-unti tayong nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating pamumuhay, no. Sa paraan ng ating pamumuhay, unti-unti na tayo nagkakaroon ng pagbabago. Okay, sa mga pamamaraan natin, okay, so unti-unti tayo nagkakaroon ng pagbabago. So ito yung tinatawag natin na new normal. Okay, so this month, so meron po tayong four topics. Okay, so ngayon po, pag-usapan po natin ay new relationship. Okay? Next week is new freedom. On third Sunday, it is a new church landscape. And on last Sunday, okay, on the fourth Sunday, ang title po ay New Habits. Yan. Okay, so ito pong four topics na ito po yung magpapakita sa atin ng new normal sa ating pamumuhay and especially, no, sa paraan ng ating spiritual na buhay. Okay? So ngayon po ang pag-usapan po natin ay new relationship. So hindi itong new relationship po na ito, hindi po ito yung magkakaroon ka ng panibagong karelasyon, no? So, ikaw ay kaka-break lang,
Okay? So, wag mo muna pangarapin na magkaroon ka agad ng bagong relationship. Or kung ikaw ay wala pang karelasyon, no? So, hindi ito yung panahon, okay? Hindi ito yung topic for that. Oh? So, wag mo asahan na magkakaroon ka na ng girlfriend or na magkakaroon ka na ng boyfriend. Okay? So, hindi ito yung topic na new relationship. Okay? So, itong new relationship na ito, dahil nga sa nagkaroon ng pagbabago, no? Ng malaking pagbabago sa ating mundo, lalo na sa ating simbahan, no? Sa pamamaraan natin ng pagsamba, sa pamamaraan natin ng pagsisimba, okay? Sa paraan natin pag-worship, nagkaroon ng malaking pagbabago. So this new relationship, it means dito ang goal ng topic na ito is may panumbalik. Yan. May panumbalik yung ating relasyon sa mga tao at sa Diyos. Kasi aminin man natin o hindi, no? Maraming tao dahil hindi na nakakapagsimba, no? Namimiss nila yung mga panahon na nakikita-kita every Sunday, right? Namimiss nila yung magkakausap sila in person. Okay? So, di ba, nakakamiss yun. So, new relationship, meaning, bagong pamamaraan na pakipagrelasyon sa tao at sa Diyos. Kasi syempre, yung pamamaraan din ng pagsamba, nagbago din. Diba? So, ngayon, through online. Dati, in person, talagang pupunta sa isang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos at doon ay sama-sama, sabay-sabay na sumasamba sa Diyos. So, marami sa atin namimiss yun. So, ako rin po, mismo mga kapatid, namimiss ko rin yung mga panahon na iyon. Pero, tanggapin man natin to o hindi, no? Ito yung katotohanan ngayon, no? Na merong new normal. So, talagang merong pagbabago sa ginagawa natin. Okay? So, sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, no? Sabi, "Forget the former things. I do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." So dito sa prophecy ni Isaiah, okay, si Lord sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. Okay, so sinasabi ni Lord sa mga taga-Israelites, no? Specifically sa mga taga-Juda, Kingdom of Judah, may sabi niya, kalimutan niyo na yung nakaraan. Okay? Kalimutan niyo na yan. Huwag kayong mag-dwell sa nakaraan. Kalimutan niyo na yung mga dating bagay. Kasi mayroon na akong ginagawang panibago. Okay? So, mayroon siya panibagong ginagawa. Okay? So, sabi ni Lord, di ba, I am doing a new thing. Okay? This new thing, the word new, okay, ito talaga yung nagsasabi na bago, kakaiba, okay? Kakaiba sa lahat ng bagay, kakaiba sa lahat ng naranasan ng mga Israelites. So ito yung new na sinasabi ni Lord. So tayo rin, di ba, kakaiba. Kakaiba, hindi natin naranasan to, okay? Na mag-worship tayo online. Amen? So kakaiba talaga to. Okay? Ibang klaseng experience, ibang klaseng pag-worship, no? Ibang klaseng pag-gather. Okay, so sa tayo itong panahon na ito, tayo ang nakaranas ng ganitong bagay. Okay? Na manonood ka lang, di ba? Manonood ka, nag-worship ka na. Okay? Mag-aabangan mo lang yung time ng streaming ng video na ito. Tapos nag-worship ka na, di ba? Nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Okay? So tayo itong panahon na ito, tayo yung nakaranas ng ganito. Okay? Kasi syempre yung mga naunang nagkaroon ng mga pandemya dati, di ba? So hindi nila naranasan yung mga ganito. Okay? So talagang pagbawal ang magsimba noon, talagang bawal. Okay? Walang pamamaraan para makapag-gather online. Diba? Syempre wala pang online dati. So pero ngayon, tayo ang nakakaranas nito. Tayo yung nakakaranas ng kakaibang bagay na ito, panibagong bagay na ito. Amen? Sabi nga, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So talagang gumagawa ng pamamaraan si Lord para magkaroon ng pagbabago
sa buhay ng isang tao. And in the case of Israelites, okay? So dito kasi sa Isaiah, tong part na ito, no? Isaiah prophesied na ang Judah ay dadalhin sa Babylon. So if you can remember, no, sa topic natin about Jeremiah, the book of Jeremiah, no, ang Judah is dinala sa Babylon. And for so many years, for 70 years, they were in exile. So dito rin, ito yung sinasabi ni Lord sa mga Israelites, particularly in the kingdom of Judah. Okay, so magkakaroon talaga sila ng pagbabago sa kanilang buhay, sa pamamaraan na kanilang pagsamba, sa pamamaraan na kanilang pamumuhay, because they will be in exile for a long time. Amen. So tayo rin, hindi natin alam kung gaano katagal itong pandemic, hindi natin alam kung gaano tayo katagal mag-gather online. But again, this is a new normal. This is a new thing na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Amen. So again, this topic, itong pag-uusapan natin is, ang goal po nito is maipanumbalik yung alab, yung sigla na ginagawa natin dati. Okay? So, kaya ang title po ng ating topic ngayon ay New Relationship, di ba? New Relationship, but this is a subtitle, New Ways to Renew Relationship. New Ways to Renew Relationship. Okay? So, panibagong pamamaraan para ma-renew yung relationship natin sa bawat isa, and particularly our relationship to God. Amen? So, tingnan natin ano ba yung mga bagay na pwede natin magawa, ano yung mga bagay na pwede natin gawin para magkaroon tayo ng pamamaraan para yung relationship natin sa bawat isa ay nandoon pa rin, no? Mag-renew, umalab ulit, diba? Mag-init ulit yung ating kagustuhan na mag-gather, mag-usap-usap, diba? Magkita-kita kahit online lang. Amen. And of course, to worship God together, even online. Okay, so titingnan natin ano ba yung mga pwede natin gawin sa panahon natin ngayon, sa mga oras na ito, na hindi tayo nakapag-gather physically. So maaaring matagal pa tayo makapag-gather physically, hindi natin lahat makakasama. Okay? So ngayon, titingnan natin, hanggat meron pa mga ganitong bagay, okay, titingnan natin ano ba yung pwede pa natin magawa para kahit paano no, makapag-gather tayo. Right? Yung alab hindi mawawala or patuloy na nandoon pa rin, right? Para doon sa mga nawala na yung alab ng yung excitement, nawala na yon dahil sa nangyari, nawala yung excitement to be part of something great. Okay? So let's pray no na this topic ay maibalik yung alab na yon at hindi na mawala. Yung excitement na yon maibalik at hindi na mawala. Amen? So, our verse for today, so dito lang tayo mas magfo-focus or dito yung pinaka-base ng ating pag-aaralan, no? Sabi sa Acts 2:42, so marami sa inyo alam na ito, sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Okay? So, dito makita natin na itong mga Christians na ito, okay? Itong mga Christians na ito, they are so on fire, no? Na gawin itong mga bagay na ito. Sabi nga, they devoted themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Okay, so tayo rin, paano tayo makaka-relate sa mga ginagawa ng mga Israelites na ito? Itong mga Christians na ito, no? So by the way, no, isa rin pala sa mga na-prophesy na Isaiah doon sa part na yon is the coming of Jesus Christ. Yeah, so talagang nagkaroon. Mga yung prophecy ni Isaiah doon sa binasa natin kanina na may gagawin bago si Lord. Talagang ito rin, part ito ng mga ginagawa nila na pagbabago sa buhay ng mga Israelites, ng mga tao. Okay, kasi darating na si Jesus Christ na prophesy na. So, bukod sa magbabago yung pamamaraan nila na pag-worship because they will be in exile in Babylon,
magbabago rin yung pamamaraan nila ng pag-worship, magbabago rin yung pamamaraan nila ng pag-gather, ay ng gathering nila dahil darating na si Jesus Christ, okay? The Messiah. Amen? So again, so do sa binasa natin, no, itong mga Christians na ito, they are so on fire, they desire to truly worship God, to be in one place together. So sa kanila, ganito yung nangyari ng pag-worship nila, yung kakaiba na pamamaraan ng pag-worship, yung pamamaraan ng pag-gather. So nag-iba nung dumating na si Jesus Christ, ay nag-iba siya. Tapos of course nung lalo na nagbago nung si Jesus Christ ay umakit na sa langit, bumalik na sa langit at pinadala na ang Holy Spirit. So talagang nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa pag-worship, sa pag-gather ng mga Israelites, ng mga tao. Kaya nagkaroon ng Christianity. Okay? So ngayon tingnan natin. Sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So tingnan natin, no? Sino ba itong mga taong to na merong devotion, no? Who are these people who have devoted themselves? Okay? Who are these people, no? Because kaya meron silang desire, kaya meron silang excitement to worship God, to gather together, because the keyword is devotion. Amen? The keyword is devotion. They have devotion. Okay? To what? To the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Okay? So they have a deep devotion sa mga bagay na ito. Okay, so what is devotion? So what, hindi ito yung ginagawa natin na nakasanayan natin na nagbabasa ng Bible tapos ay susulat natin kung ano yung natutunan natin. This is not the kind of devotion na ginagawa nila, no. Yung devotion na ito is ito yung their undying loyalty to someone, okay, or to something, no. So mga very loyal sila sa ginagawa nila, no. It is their unstoppable way or their unstoppable will to do something, okay, to do something that they really desire. Amen. So kakaiba talaga tong nangyayari, tong ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Okay, so who are these people who have devotion? Okay, sabi, di ba, they devoted themselves. So, sino itong mga themselves na ito, no? Ito tinatawag na themselves. Who are these people who have devotion? Okay? So, hindi na natin babasahin lahat, no? Pero ito yung mga tao na who accepted the message and were baptized, no? So, pag binasa natin yung pataas, no? Mula sa taas, no? These are the people who were accepted the message and were baptized. Okay, and these are the people who the 3,000 people, if we are going to read the chapter, no, these are the 3,000 people na dumagdag sa mga disciples ni Jesus Christ. Okay, so these people na may devotion, these are the 3,000 people who are accepted the message and baptized, no. So kanino message? Okay, so sino ba muna tong mga 3,000 people na ito. So ito yung mga tao na naggather. These are the Jews from different location or different provinces ng Roman Empire. These are the Jews. Itong mga Hudyo na naggather. These are a God-fearing Jews, okay? Na naggather in Jerusalem to worship God. Okay? These are both Jews and converts to Judaism. Amen. So, if you are going to read that, okay, so kayo na lang basahin niyo, hindi natin ito babasahin lahat sa oras na ito. So, kayo na lang po magbasa. So, gusto ko lang po malaman ninyo kung sino ba talaga ito may mga devotion na ito. So, again, these are the God-fearing Jews who came from different places, different provinces of Roman Empire, and also people who are converted to Judaism.
Okay? So, kanino message yung pinakinggan nila? Kanino message yung tinanggap nila? Ito yung message ni Peter. Okay? Marami sa inyo alam niya, pero again, yung iba sa inyo, basahin nyo. Basahin nyo yung book of Acts, particular dito sa chapter 2. So, basahin nyo itong mga tao ito. Okay? So, these are the message of Peter. Okay? The Apostle Peter. Okay? So, sabi ni Apostle Peter, "Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say." Okay? So, si Peter yung nagsabi nito. Okay, so, ito yung mga tao na narinig yung message ni Peter. They were baptized. They accepted the message. Okay, so, bakit nila in-accept yung message? Bakit sila na-baptized? Okay? So, again, if you're going to read that, okay, the chapter 2, okay, these are the people, when they heard the message, narinig nila yung message, they were, sabi sa verse, sa chapter 2, they were cut to the heart. Tinamaan sila sa puso. Okay, tumagos sa puso yung mensahe ni Peter. Okay? Because Peter is filled with the Holy Spirit. Okay? The message were so powerful. Okay? The message of yung message na sinabi ni Peter, it was so powerful. People were cut to the heart. Okay? Kaya sabi nila, kapatid na Pedro, anong gagawin namin? Anong dapat namin gawin? Ay sabi ni Peter, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. So ito yung mga taong to, why they have such devotion? Because not just because they were cut to the heart, they repent and they were baptized in the name of Jesus Christ. Amen. That is why they have so much devotion in the apostles' teachings, to the fellowship, okay, to the breaking of bread and to prayer. That is why they are so devoted to that. Because they were cut to the heart, tumagos sa puso nila yung mensahe, and they were repented. But they repented and they were baptized in the name of Jesus Christ. Okay? And they also received the Holy Spirit. When they were baptized in the name of Jesus Christ, their sins were forgiven and they received the Holy Spirit. That is why they have so much devotion. They have the Holy Spirit in their lives. Amen. So tayo dapat, mga kapatid, ganun din. Kung gusto natin maipanumbalik yung ating sarili sa pag-worship kay God, pagpagrelasyon sa mga tao, yung tamang relasyon, no, sa ating mga kapatiran, okay, we need to receive the Holy Spirit. Amen. So kung tayo ay medyo nalihis na landas, tapos nakalimutan na natin yung kahalagahan ng pag-worship together, ay pagsama sa mga cell group, sa mga life group, okay? Pagsama sa mga prayer gathering, kung nakalimutan na natin 'yon, okay? Let's repent, mga kapatid. Hindi naman yung repent dahil na nawala yung kaligtasan natin. We need to repent because we need to restore the relationship. Amen. Di ba, so parang sa mga mag-asawa or mag-boyfriend, girlfriend, di ba, pag nag-away, okay, hindi naman dahil ang mag-asawa nag-away, hiwalay na, okay, hindi na sila mag-asawa. So, para manumbalik yung pagiging mag-asawa nila, they need to repent. No, hindi. They repent to each other because they want to restore the relationship. So, tayo ganun din, no? Hindi man nawawala yung ating kaligtasan, but we need to restore our relationship with God and with other people. So, kung nawala na tayo ng gana na makipag-gather, okay, sumali sa mga life groups, sumali sa mga gatherings, sa mga worship online, no? Let's repent. Okay? Let's accept the Holy Spirit. Okay? So, if you want to reconnect again, no, mamaya magkakaroon tayo ng prayer for that. Okay? So but right now, focus yourself on the message. Okay? I pray na tumagos sa inyo yung message na ito, tumagos sa mga puso nyo, ma-receive nyo again ang Holy Spirit. Okay? Ma-filled kayo ng Holy Spirit through this message. Amen. So I pray that, okay? So and sabi rin ni Peter, no, save yourselves from this corrupt generation. So sa kanila talagang corrupt generations na. Okay? So sa atin din. Okay? Ang dami na rin nangyayari sa paligid natin na masasabi natin that our generation is also corrupted.
tagumpay. And asahan na natin na lalo pong magiging corrupt itong mga susunod na generation. We may pray na of course, we can also pray na hindi na mangyari yung, but if the will of God is talagang unti-unti ng ang ating mundo ay talagang unti-unti nabubulok, no? Okay? So, kung sino man yung mga tao na ayaw nating mabulok, okay, let us save them, no? I mean, let us lead them to our Savior. Amen? Because kung ayaw natin silang makorap, kasama ng mundong ito, okay, tulungan natin sila, no? na maligtas. Okay? So again, okay? So these are the people who were cut to the heart, itong mga taong may devotion talaga. These are the people who were cut to the heart. They were baptized in the name of Jesus Christ, no? They repent, okay? They also repented. Fire, mga kapatid. Okay? So we need to repent. Again, we need to repent. We need to be baptized with the Lord Jesus Christ, okay? And receive the Holy Spirit. Okay, and let us save ourselves from this corrupt generation. Okay, so again, our verse is in Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So itong mga disciples na ito, itong mga 3,000 disciples na ito na nadagdag, okay, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Okay? They have devotion to what? To the apostles' teaching and to fellowship. And how they do that? Paano nila ginagawa yung devotion nila? Okay? Sa teaching ng mga apostles and fellowship? By breaking of the bread and to prayer. Okay? They have devoted, okay, their lives to the apostles' teaching and to fellowship. Okay? So yung mga, kung ano yung tinuturo ng mga apostles, they devoted themselves to that teaching and to the fellowship. So, tayo mga kapatid, sa panahon ngayon, ang daming teaching, no, na lumalabas. Of course, most of them are biblical. Marami sa kanila biblical sa mga teaching na ito. But also, there are unbiblical, no, there are teachings na hindi biblical. Okay? So, kailangan alam natin to what kind of teaching we will devote ourselves. Okay? So, tayo bilang mga Christian, no, kailangan talaga gayahin din natin itong mga 3,000 Christians na ito that they devoted their lives to the apostles' teaching. Okay? So, dapat alam natin where we are going to devote our lives. Okay? So, again, maraming biblical na mga teachings. Like, for example, how to be prosperous, how to be successful, no? How to be a great leader, how to be a great husband, how to be a great wife. Okay, how to wait for someone for your life, no? Yung partner mo, okay? How to become the right person? So maraming how, no? How to become? Okay, and marami yon na biblical naman talaga, okay? But nakakalimutan natin yung apostles' teaching, eh. The most important teaching in the Bible, which is the apostles' teaching. Okay, so again, yung mga binanggit ko mga teaching, if it is biblical, go ahead, learn from it, meditate on it, live your life through it. Okay, as long as it is biblical. Pero wag po natin kakalimutan yung apostles' teaching. Okay, ano ba yung apostles' teaching? Okay, in all the teachings in the Bible, this is the basis. Okay, this is the foundation. So yung apostles' teaching, this is foundational. Okay, so we will not go through the details, hindi natin dedetalyehin to. Pero ang teaching ng apostle ay napakadaling intindihin. Okay. Ano to? Salvation of man through Jesus Christ. That is number one. Okay. Ang gusto ng Diyos ay maipanumbalik ang mga tao sa Diyos, maligtas ang mga tao sa kapahamakan mula sa kanilang mga kasalanan. All throughout the Bible, yan po makikita natin. Salvation, ang tinuturo is the salvation of men through Jesus Christ, through their faith in Jesus Christ. Okay, that is number one. Number two is
that the good news will be shared. The good news will be about the salvation of God, the salvation of men through Jesus Christ will be shared. That is the apostles' teachings. All biblical teachings, ito po yung foundation. So if you want to go through the details, there are, that is another topic, another preaching. Pero kayo rin po, kung gusto nyo malaman, you can also read the Bible, study the Bible. Doon yung malalaman na the whole Bible, ang gusto lang na gustong gawin ng Diyos is even from Genesis, from the beginning. Ang gusto lang ng Diyos is to save man. To save man and restore the relationship through Jesus Christ. And the good news, will be spread. So, gusto lang ikalat ng Diyos kung ano yung mabuting balita. That is the apostles' teaching. So, dapat mga kapatid, we are devoted to that teaching. That is foundation. So, kaya ito, napapansin ko, no, ang daming biblical teachings, pero pag hindi nila nasunod yung mga yon, or pag hindi nangyari sa buhay nila yon, madali nang sumusuko, madali nang nawawala ng pag-asa. Why? Because they don't have foundation. Nakalimutan na nila yung foundational teaching, which is the apostles' teaching. How to be prosperous, how to be successful. Pag hindi nangyari sa kanila, wala na, malungkot na, lugmok na sa buhay. Bakit? Mas mahalaga sa kanila yung success, mas mahalaga sa kanila yung prosperous kaysa sa salvation na binigay sa kanila ng Diyos or ino-offer sa kanila ng Diyos. Amen? Maraming tao kaya hindi nagiging masaya kapag hindi nangyari sa kanila yung mga pinagpipray nila kasi mas focus sila doon sa mga material na bagay, sa mga bagay na panandalian na kesa doon sa salvation na binibigay ng Diyos or sa salvation na iniregalo ng Diyos sa tao. Amen? So again, walang masama sa mga ibang teachings, lalo na kung ito ay biblical, pero wag po natin kakalimutan yung foundational teaching. And that is the apostles' teaching. But again, what is the apostles' teaching? To save men from sin or from destruction through Jesus Christ and to spread the good news through all people, to all the people. Amen? So wag po natin kakalimutan yan. Of course, we need to devote ourselves to fellowship. Amen. So we need to devote ourselves to fellowship. Kailangan nakipag-fellowship tayo. Fellowship means shared lives. Dapat binabahagi mo yung buhay mo. And how can we do this? By breaking of bread and to prayer. So yung breaking of bread, symbolize, ito rin ay pakipag-fellowship. No? Kumakain ka kasalo ang ibang Christian, ang ibang tao, even non-believers, okay? Sumasama ka sa kanila, nakikihalubilo ka, hindi para gawin kung anong ginagawa nila, kundi kunin mo yung loob nila para madala mo sila sa Diyos. And of course, also sa prayer din, okay? You pray for people, you pray for them. So, titingnan natin, ito yung mga bagay na ito na, dito lang talaga tayo magfo-focus sa verse na ito, okay? But there are also supporting verses para mapagtibay natin itong verse na ito. Okay, so ngayon, how do we renew our relationship with other people and with God? Yeah, so ano ba yung mga pamamaraan na dapat natin ginagawa para ma-renew or maipanumbalik yung ating relationship sa mga tao and sa Diyos? So, of course, number one, live out the apostles' teaching. Yeah, nabanggit na natin kanina, no? We need to live out the apostles' teaching. That is number one. So again, how can we do that? Letter A, work out your salvation. Kailangan mapagtibay natin yung ating salvation. Okay? Work out your salvation doesn't mean you will work so that you will be saved. No. You will work so that your salvation will be strengthened. Okay? Ibig sabihin, mas ma-experience mo yung salvation. Ay mas mararamdaman mo yung salvation, mas
mararanasan mo yung salvation pag ginawa mo ito. Working out, diba, means pinagtitibay mo. Okay? Diba, pag ikaw ay nag-workout, sa katawan mo, diba, lalong tumitibay yung katawan mo pag ikaw ay nag-workout. So, sabi sa Philippians 2, 12 to 13, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good promise or His good purpose. Okay? Para ma-fulfill yung purpose ng Diyos, we need to work out our salvation. Again, what is the the apostles' teaching? Ba? Salvation of men through Jesus Christ. Okay? So, kailangan we need to work out our salvation para mas ma-focus natin sarili natin. Ang mas importante sa lahat is our salvation through Jesus Christ. All other teachings, again, all other teachings, you can also do that, pero wag natin kakalimutan yung foundational teaching. Okay? So, lahat ng mga ibang biblical teachings, they will bless you, they will make you complete. No? Pero this, wag pa rin natin kakalimutan yung foundational teaching. Okay? That the salvation of men through Jesus Christ. Amen. And sabi sa verse, diba, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good promise, His good purpose. Okay, so may purpose ang Diyos, kaya Kanya na-save, kaya Kanya niligtas, kaya Kanya sinave. And what is that? To do good works and to share the gospel, diba, to share the good news. Amen. Kaya yung letter B, okay, para magawa natin yung apostles' teaching, okay, we need to share the good news about Jesus Christ. Okay, sabi sa Acts 5:42, day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Yan, diba? So dapat we should never stop, okay, teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Ayan, so mga kapatid, okay, saan tayo devoted, okay, sa pagiging successful, sa pagiging prosperous, sa pagiging great leader, okay, sa pagiging great husband, great wife, or great dad, okay, sa pagiging mabuting anak, okay, sa pagkaroon ng mga material blessings, doon ba tayo devoted? So again, hindi masama yung mga yon. Pero huwag po natin kakalimutan ang pagbabahagi ng mabuting balita. Okay? Huwag natin kalimutan na ibahagi ang mabuting balita patungkol kay Jesucristo. Na siya ang kailangan ng mga tao. The greatest need of people is salvation from sin. Huwag natin kakalimutan yan. Okay? Kung ang greatest need ng mga tao ay pera, di dapat hindi savior ang pinadala ng Diyos. Kundi ang pinadala niya dapat economist. Diba? Dapat ang pinadala ng Diyos ay economist para yumaman ang bawat tao. Right? O ang greatest need ng tao ay to become a great person. Okay? O di dapat ang pinadala niya is mga mentor. Okay? Ang pinadala niya dapat mentor on how to become a great person or a life coach, di ba? So dapat yun ang pinadala ng Diyos. Okay? So again, hindi masama yung mga bagay na yun. Pero our greatest need is salvation. Kaya pinadala ng Diyos ay Savior. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, ang pinadala ng Diyos ay Savior. Yan. Sabi mo sa katabi mo, ang pinadala ng Diyos ay Savior. Ikaw na nagkakape pa, yan. Sabihin mo, ang pinadala ng Diyos ay Savior. Okay? So bakit? Kasi again, ang kailangan natin ay ano? Salvation from sin. Okay? Our need is salvation from sin. And lahat ng tao, okay,
yun ang kailangan. Okay, so ikaw, yan, ikaw na kumakain ng pandesal dyan, okay? Makain ka ng tinapay, sabihin mo sa sarili mo, ang kailangan ko ay Savior. So ikaw, type mo rin dyan, type po, okay? Ang kailangan ko ay Savior. Okay, yung mga nanonood, type nyo, okay? Ang kailangan ko ay Savior. Dapat, ano tayo, nag-i-interact tayo, okay? So type nyo dyan, type nyo, ang kailangan ko ay Savior. I need a Savior. Because my greatest need is salvation. Yan, type mo dyan. My greatest need is salvation. Yan. Okay? So, ang greatest need natin, hindi pera, okay? Hindi pagiging great person, okay? That is not our greatest need. Our greatest need is salvation from our sin. Amen? And lahat din ng tao, yan ang greatest need nila. So, again, we need to work out our salvation and to share the good news about Jesus Christ so that we can live out the apostles' teaching. Ayan. Number two, make disciples. So kung gusto natin mapanumbalik yung ating relasyon sa mga tao, ay magbalik alab, maging excited tayo again sa mga tao, no? Lalo na sa Diyos, we need to make disciples. Okay? Make disciples. Sabi mo, I need to make disciples. Okay? I should make disciples. Yan. Type mo dyan. I will make disciples. Okay. Sabi mo sa katabi mo, let us make disciples. Okay? Yan. So, sabi sa Matthew 28:19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yan. So mga kapatid, if you are a Christian, kailangan may nagdi-disciple sa'yo para malaman mo kung paano mag-disciple. Okay? Kailangan natin na nagdi-disciple tayo so that we will grow faster. Okay? We will grow better. Bakit? Bakit kailangan may nagdi-disciple sa'yo at kailangan may dini-disciple ka para bumilis yung growth mo? Why? Because if someone is discipling you, pag may nagdi-disciple sa'yo, okay? Hinihila kanya pataas. Dahil siya ay nasa taas, hinihila kanya pataas. Okay? Gusto kanya hilahin, hinihila kanya pataas para ikaw ay mag-grow. Okay? Dahil siya ay, yung nag-disciple sa'yo is matured enough. Okay? So, mataas na siya in spirituality. So, itong taong ito, tutulungan kanya umangat din in your spiritual life. Pag meron kang dini-disciple, you were pushed. They are pushing you up. Bakit? Pinupush ka para mag-grow eh. Diba? Para meron kang maituro sa kanila. Okay, so kaya bumibilis ang growth ng isang tao, yung spiritual growth nila, their personal growth, bumibilis yung maturity nila dahil may nagdi-disciple sa kanila at sila ay nagdi-disciple. Ako, mga kapatid, talagang naobserbahan ko yan. Okay, naobserbahan ko yan. Ang daming tao, bakit hindi nag-grow ng mabilis? Bakit tagal ng maturity nila? Kasi bukod sa walang nagdi-disciple sa kanila, wala rin silang dini-disciple. Amen. Yung mga tao na may nagdi-disciple sa kanila, their growth is average. Okay? Yung speed ng growth nila, yung maturity nila, average. It's okay, that's good. Pero mas marami pa ring nananatiling mga immature things sa buhay nila kasi hindi sila nagdi-disciple. Okay? Wala silang dini-disciple. So, mga kapatid, kayo na mga nanonood, if you want to mature fast, okay? Of course, hindi ko sinasabing kailangan bilisan nyo, no? Pero kung gusto nyong magkaroon talaga ng pagbabago sa buhay nyo, if you really desire, no? Hindi ko kayo pipilitin na mag-mature, pero if you really desire to mature fast, okay? You need someone who will disciple you and you need someone to disciple. Okay? Dahil ito yung ginagawa ng mga disciples noon. They are devoted themselves. They devoted themselves to fellowship. And isa sa mga fellowshipping is making disciples. There are someone who are discipling them and they have someone who yung dini-disciple nila. Meron silang dini-disciple. Okay? So,
isa sa mga part ng fellowship is disciple making. Okay? Kaya ang tatatag, matatatag yung mga disciples noon, yung mga Christians noon, they are very strong. Okay? Kasi meron nagdi-disciple sa kanila at meron silang dinidisciple. Yung mga Christian ngayon, at talagang obserbahan ko po, mahihina. Mahihina. Kaya itong topic natin na ito, that my prayer talaga is maibalik yung desire, yung excitement, okay? sa pakikipagrelasyon sa mga tao, at lalo na sa Diyos, at hindi na mawala. Okay? That is my prayer in this topic, no? Yung desire and excitement, maibalik, at hindi na mawala. Okay? Kasi talagang napansin ko, na-observe ako talaga mga kapatid, ang daming Kristiyano. Sinasabi nila, they are Christians, they following Jesus Christ, diba? They are following Jesus Christ, pero ang hihina. I am not condemning them, I am not judging them, pero nakakalungkot talaga dahil nawala na yung true essence of Christianity. Ay, imbis na sila ang tumutulong sa mga non-believers, sa mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, sa mga hindi sumusunod kay Jesus Christ, imbis na sila ang tumutulong sa mga yon, imbis na sila ang nagko-comfort sa mga tao yon, ang daming nagko-comfort sa kanila na non-believers. Okay? Ang daming nag-a-advise sa kanila ng mga hindi believers na Jesus Christ. Imbis na sila yung nagbibigay ng encouragement sa mga non-believers, okay? Ang nagbibigay pa ng encouragement sa kanila at madalas maling klaseng encouragement is the non-believers. Okay? And imbis na magbigay sila ng inspiration, ng magandang inspirasyon sa mga tao, parang ang dami sa kanila, nagiging pabigat pa. Amen? Nagiging pabigat pa. Nakakalungkot talaga mga kapatid. Nakakalungkot. Okay? Kasi nawala talaga yung pakikipag-fellowship. Nawala yung true essence of Christianity. Bakit ayaw kasing sumali sa mga fellowship, sa mga gathering? Okay? Lalo-lalo na, naging online pa. Okay? Lalo pang nagkakaroon ng mga excuses na sumali sa mga gathering. Okay? Online na nga eh, mas mabilis na, mas madali na. Di ba, hindi ka na pupunta sa isang lugar para lang makipag-gather. Okay? Para lang kamustahin mo yung mga disciple mo, para makamusta ka ng mga nagdi-disciple sa'yo. Hindi mo na kailangan pumunta, di ba? Hindi mo na kailangan makapagkita through online. Okay? Pwede na. Ayaw pa rin gawin. Amen? So nakakalungkot lang no na nawala talaga yung true essence of Christianity sa mga panahon na ito. Ayaw nang magkaroon ng nagdi-disciples sa kanya dahil sabi pinakikilaman daw yung buhay niya. Sobra siyang pinanghihimasukan. O, hindi naman pinanghihimasukan, talagang tinutulungan lang talaga para mapabuti. Ayaw nang mag-disciple kasi nahihiya or sinasabi, hindi ko alam kung anong gagawin. Diba? So, ang daming excuses. Parang, ang importante na lang sa Christianity para sa mga tao is mabless. Yan. Ang importante na lang talaga sa kanila is maging successful. Ang importante na lang sa kanila is maging prosperous. Diba? Nawawala na yung pagdi-disciple. Nawawala na yung pagkakaroon ng mentor na magdi-disciple, di ba? Nawawala na lang, wala na yung teacher sa buhay niya na nagdi-disciple sa kanya. Di ba? Okay? So again, yan, number two, make disciples. Okay? Again, sabi mo sa katabi mo, let us make disciples. Let us make disciples. Ikaw, type mo dyan, I will make disciples. Yan, type mo dyan. Sige, type mo ngayon. Mamaya mo na isubo yung kinakain mo. Type mo ngayon. I will make disciple. Yan. So, number three, engage yourself in a life group. Yan. So, bukod sa nagdi-disciple ka, dapat, you need to engage yourself in a life group. Engaging means, you will involve yourself to that group so that that group will be involved in your life. Amen? Engaging yourself means, you will involve your life to that group and the life of that group will be involved in your life.
Amen? So engage yourself in a life group and lead. Of course, lead a life group. Mag-lead ka rin ng life group. Huwag ka lang sumama. Eh, dapat meron ka rin nililid na life group. Sabi sa Matthew 18:20, for where two or three gather in my name, there am I with them. Gusto mo makasama si Jesus Christ, di ba? Ay, gusto mo siya laging kasama? Sabi kanina sa binasa natin sa making disciples, okay? Di ba? You need to make disciples. Okay? And pag binasa natin yung verse 20 noon, and I will be with you. Diba? So, makita natin na kung saan may mga nagsasama-sama mga kapatiran, nandoon si Jesus Christ. Doon natin mas nakakasama si Jesus Christ. Doon natin mas nararanasan yung presensya ni Jesus Christ. Ang dami sa atin gusto ma-experience si Jesus Christ, pero gusto lang lagi mapag-isa. Amen? Hindi masama na mapag-isa paminsan-minsan para makapag-isip-isip ka, makapag-muni-muni ka. But if you really want to experience Jesus Christ, okay, you need to be a part of a life group. And you should lead a life group. Amen? Sabi rin sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Diba? Kailangan, we need to encourage each other. Okay? Bawat sa atin, ini-encourage natin ang bawat isa na gumawa ng mabuti at maging maibigin. Yan, diba? Dapat, kailangan, ini-encourage natin bawat isa na maging maibigin sa bawat isa, gumawa ng mabubuti sa bawat isa, and not giving up meeting together. Okay? We also should encourage one another to meet together. Okay? Na dapat hindi natin to kakalimutan. Ba? Not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Iba, ginagawa ng habit na magsumali sa life group. Yan. Ba? Tingnan mo yung katabi mo. Okay? Ginagawa ba niyang habit ang hindi pagsali sa life group? Gumagawa ba siya ng mga excuses para hindi makasama sa life group? Okay? Ikaw na nanonood. Okay? Gumagawa ka ba ng mga excuses para hindi ka makasama sa life group? Amen? Or gumagawa ka pa ng ibang schedule, hindi mo pinaglalaanan ng oras ang life group? Maglalagay ka pa ng another schedule para hindi lang makasama sa life group? Sabihin mo, importante to. Importante gawin ko to. Kailangan magawa ko na to. Okay, sorry, hindi ako makasama sa life group. Okay? I am not judging you. I am not condemning you. But the question is, okay, bakit hindi ka naglalaan ng oras? Okay, bakit hindi mo ginagawa ng paraan na magkaroon ka ng oras para sa mga life group? Amen? Okay? So, kailangan maging part talaga tayo ng life group. Okay? Kailangan pati yung sarili natin, i-encourage natin na gumawa ng paraan to be part of a life group, makasali sa mga life group. Amen? Sabi nga, but encouraging one another and all the more as you see the day approaching. Habang papalapit yung pababalik ni Jesus Christ, yan. Kailangan lalo pang ini-encourage ang bawat isa na sumali sa life group. Amen? Na i-engage ang sarili sa life group. Amen? So again, number three, engage yourself in a life group and lead a life group. Number four, carry each other's burden. Isa sa mga ginagawa sa isang fellowshipping, okay? sa pag-breaking of the bread is dahil nasasalo-salo sila doon, okay? Nakakakwentuhan. So, ngayon nalalaman nila ano yung mga problema, nalalaman nila kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Then, doon sila nagkakatulong-tulungan. Diba? Sabi sa Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Diba? Bawat sa atin may mga burden. Okay? And we need to carry each other's burden. Kailangan magtulungan tayo. So that, why? We can fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? The law of love. Okay? The command to love one another. That is the law of Christ. If you really love your brother and sister, okay,
you will help her or help him to carry their burden. Okay? And of course, dahil mahal ka nila, okay, yung burden na dala-dala mo rin, okay, ibabahagi mo rin sa kanila para matulungan ka. Amen? Kaya ang daming rin Kristiyano, no? Na bigat na bigat sa buhay. Madali na sumuko kasi walang tao na makakatulong sa kanya, eh. Diba? Hindi niya tuloy na na-experience yung good news. Amen? Again, isa sa mga apostles' teachings, sharing the good news about Jesus Christ. Diba? So dahil hindi siya sumasali sa mga or sinasali ang mga grupo, okay? Hindi niya tuloy nalalaman kung ano yung gagawin sa kanya ni Jesus Christ. Okay? Hindi niya tuloy na-experience si Jesus Christ sa buhay niya. Kasi again, okay, para ma-experience natin si Jesus Christ at yung gagawin niya sa buhay natin, kailangan natin isama yung sarili natin sa isang grupo na sumusunod din kay Jesus Christ. Amen? Dapat isama natin yung sarili natin sa mga ganung grupo. Okay? So isali natin doon yung sarili natin. Okay? And again, the law of Christ is the law of love. The command to love one another. Sabi sa John 13:34-35, a new command I give you, love one another. Okay? Jesus Christ has given a new command. And what is that? Love one another. Okay? Love one another. Pero mababasa natin sa mga naunang part ng Bible. Ay, sinabi na ni Lord, love one another. Pero bakit sabi new command ito? Why? Because as I have loved you, sabi ni Jesus Christ, so you must love one another. That is why it is a new command. It is a new kind of love. Na kung paano kayo minahal, sabi ni Jesus Christ, as I have loved you, you must love one another. Okay? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Malalaman ng mga tao na tayo ay disciples ni Jesus Christ if we love one another just as how Jesus Christ loved us. And in that way, pag nakita ng mga non-believers, non-followers ni Jesus Christ, kung paano natin minamahal ang bawat isa, okay, makita nila na, wow, these people are the true disciples of Jesus Christ. Right? And of course, kung ano yung ginagawa natin sa bawat isa, yun din ang gagawin natin sa ibang tao. Amen? So kung paano mo minamahal yung kapatiran, kung paano kami minahal ni Jesus, yun din ang gagawin mo sa mga non-believers. At in that same way, you can share the good news. Amen? You can share the salvation of God through Jesus Christ. Okay? Dapat maranasan mo yung pagmamahal ni Jesus para yung pagmamahal na yun ay magawa mo sa ibang tao. Amen? So kung hindi mo kayang mahalin, okay, yung mga kapatiran, okay, baka hindi mo pa talaga na-experience yung pagmamahal ni Jesus. So I pray na matanggap mo yung pagmamahal ni Jesus at mapuno ka ng pagmamahal ni Jesus para ganun din ang gawin mo sa kapatiran. Amen. So again, carry each other's burden. If you can carry the burden of other believers, you can also help carry the burden of non-believers para maibahagi mo sa kanila yung good news. Okay? Number 5, okay? Last point, pray for one another. This is also a part of apostles' teachings and fellowshipping. Okay? We need to pray for one another. Sabi sa Ephesians 6:18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert. Always keep on praying for all the Lord's people. Again, always keep on praying for all the Lord's people. We need to pray for each other. Dapat sumasali tayo sa mga prayer gathering. Like for example, yung pinapipray ni Pastor Edwin. Okay? Dapat sumasali tayo doon. Okay? Pag-pray natin ng bawat isa. Okay? Bukod sa kapatiran, bukod sa pinag-pray natin ng kapatiran, sabi sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies. Wow. Love your enemies and pray for those who persecute you
persecuting hindi lang yung sinasabi na because of your belief, inaaway ka. Also, these are the kind of people na talagang ginagawa ka ng hindi maganda. Not because, hindi lang dahil sa belief mo, no? Kundi gusto ka lang talagang gawa ng hindi maganda. Okay? These are the kind of people who persecute you. Amen? So, pag hindi ginagawa ng maganda, they are persecuting you. Okay? So, sabi, love your enemies and pray for those who persecute you. Ipag-pray mo rin sila. Mahalin mo sila at ipag-pray mo din sila. Okay? Sabi kanina sa Ephesians, di ba? Keep on praying for all the Lord's people. Hindi lang sila dapat na pinagpe-pray mo. Okay? Dapat pinagpe-pray mo din yung mga hindi gumagawa ng maganda sa'yo. Diba? Yung gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Okay? Love your enemies and pray for those who persecute you. Itong love your enemies, ito talaga yung ano ha, yung mga taong mahirap mahalin na ginagawa ka ng masama. Eh, hindi ito yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo na nang away sa'yo, diba? Yung asawa mo na minahal mo na inaway ka, okay? Or yung boyfriend mo or girlfriend mo na inaway ka, okay? Hindi ito yung enemies na yun, ha? Kasi yung mga ganong klaseng tao, madali mo pang mahalin, eh, diba? Kahit ginawa ng masama, minamahal mo pa rin, diba? Okay? Pero ito yung mga enemies na ito na talagang walang ibang ginawa sa'yo kundi masama. Okay? Walang ibang binabalak na gawin sa'yo kundi masama. Okay? So, this is the kind of people na sabi ni Lord, mahalin mo. Okay? Kahit walang ginawa sa'yo maganda, ni minsan walang ginawa sa'yo maganda, mahalin mo pa rin. And pray for them. And pray for them. Okay? Pray for them. Amen. So again, our verse is Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. I pray mga kapatid na sa mga oras na ito, no, manumbalik yung alab, yung fire, your excitement to be part of a group of people na nag-worship kay Lord. A group of people na may relasyon sa Diyos. I pray na manumbalik yung alab mo na makasama ang mga tao ito. Kahit sa online lang. Okay? Kahit online lang dahil sa ngayon, we have physical barriers, we have physical limitations. Even online, mga kapatid. I pray manumbalik ito. And I pray na hindi na ito mawala sa iyo, sa puso mo, hindi na ito mawala sa buhay mo. And of course, your relationship to God. Maaring dahil sa pandemic na ito, hindi ka na nakakapunta sa isang lugar kung saan makakasama mo ang mga tao na sumamba, na magpuri sa Diyos, at parang nanlalamig ka na. I pray na kahit sa online lang, I pray na through this message, manumbalik yung alab mo, yung fire, your desire to worship, to praise God, your relationship with God. I pray na hindi na rin ito mawala sa buhay mo. Amen. So let us pray mga kapatid. Sa oras nito, if you want to, mayroon sa inyo, if you want to recommit yourself to God dahil nawala yung passion mo to become a part of a great movement, okay? Maging part ka ng grupo na sumasamba sa Diyos at nawala na rin yung desire mo, yung fire to worship, to praise God. Pray after me. If you want to recommit yourselves because nangyari sa yun, pray after me. And ikaw din na nanonood na wala pang relasyon sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa mga disciples ni Jesus Christ, sa mga followers ni Jesus Christ. Wala ka pang relasyon sa kanila. And also, if you want to have a relationship with them, you want to have a relationship with God, to know God, also pray after me. Itong
this two group of people pray after you. Heavenly Father, I thank you through this message. Thank you for opening my eyes. Thank you for opening my heart to this message. And right now, Lord, I am asking for forgiveness. I'm asking for forgiveness because nawalan ako ng relasyon sa mga tao. Wala akong relasyon sa mga tao na sumasamba sa iyo. Nawalan ako ng oras para sa iyo, Diyos. Patawarin mo po ako. And right now, I am asking for your forgiveness. And I am making you my Lord and my Savior. And I pray, Lord, na hindi mawala sa akin yung desire na ito. Hindi mawala sa akin yung fire na ito to be in a relationship with fellow believers, with fellow disciples of you, Lord. And I pray that my love for you, my relationship with you, will never again become to nothing. Lord, I pray na patuloy na magkaroon ako ng relasyon sa mga tao, sa mga disciples, sa kapwa ko disciples, at sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Let me pray for you now. Lord, narinig mo panalangin ng mga tao ito. And I pray, Lord God, na patuloy mo po silang protektahan. Continue to envelop them with your presence, Lord Jesus Christ. I pray that you baptize them in your presence. And I pray that they will receive the Holy Spirit upang ang mensahe na ito ay tunay na tumagos talaga sa kanilang puso, tumanim sa kanilang mga puso, at mamunga ang mensahe na ito sa kanilang buhay. Lord, continue to protect them and guide them. Let your Holy Blood, Lord Jesus Christ, be upon them. And I pray, Holy Spirit, that you fill them, that they will always want to be part of a life group, that they will engage their lives in a life group, and they will make disciples. They will be discipled and they will make disciples. I also pray that they will be devoted to the apostles' teachings. They will focus themselves on the salvation that you have given to them, and they will share the good news about Jesus Christ. Continue to bless their lives, Lord God, as they do what you will in their lives. I pray that their lives will become a prayer. Ang lahat ng gagawin nila ay talagang nagdadasal sa iyo, Panginoon Diyos. Na hindi lang sila sa salita nagdadasal, kundi sa pati sa kanilang mga kilos ay nagdadasal din sila, O Lord God. Nang bawat ginagawa nila, Lord, ay tunay na nakakatulong sa mga tao, na yung ginagawa nila ay tunay na ibibigay yung good news, na isishare nila yung good news sa kanila, sa mga tao, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon nito na patuloy niyo pong binibigay sa amin yung pagkakataon na makapagsamba even online, makapag-gather even online. Thank you, Lord God, for these times, Lord, na binibigay niyo po sa amin. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Lord God. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Yan. Okay, so mga kapatid, okay? So I pray na na-bless kayo, no? And I pray that you will continue to share the good news. Ay hindi lang sa salita, no? Even sa, ano, sa mga pagpo-post nyo, sa mga Facebook, sa inyong sa mga Twitter, mga ganyan, no? Mga IG. Okay? So ano pa man yung mga social media accounts nyo, no? Continue to share Jesus Christ.
huwag nyo lang i-share yung mga bagay na meron kayo, yung mga bagong bagay na meron kayo, yung mga pangarap nyo, huwag nyo lang i-share yun. I-share nyo rin yung mensahe. Right? Share the message of Jesus Christ to the people. No? Huwag lang puro joke. Okay? So, hindi masama yung mga yun. Huwag lang puro travel goals. Huwag lang puro blessing na natanggap nyo mula kay Lord ang ipopost nyo. Ipost nyo rin yung mga bagay na talagang may babahagi yung good news sa buhay ng mga tao. Talagang makikita nila na mayroong pag-asa kay Jesus Christ, na kailangan nila ay si Jesus Christ. Ay, amen. So, also this message, i-share nyo rin sa mga tao na gusto nyong makatanggap ng message na ito. So, share this message. Okay? Share this video. Okay? So, again, thank you for your listening to this message, and I pray that the Holy Spirit will continue to be with you and be upon you and fill you. God bless you, mga kapatid. Again, stay safe and God bless you. Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. And since it's first Sunday of the month, muli po nating aalalahanin kung ano pong ginawa ng atin pong Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Extend po natin ang ating mga kamay sa atin pong mga symbols. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa pagkakataon na ito na muli po naming aalalahanin ang iyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, O God. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa mga simbolong ito na nagsisimbolo ng iyo pong katawan at ng iyo pong dugo, Panginoon. And we're asking for your cleansing, O God, for these elements upang ito po sa aming pong pagtanggap, Panginoon, ay tunay nga na maaalala namin, matatanggap namin, Panginoon, muli ang kung ano po yung sakripisyong ginawa mo para po sa aming pong mga buhay, O God. And ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming pong mga sarili. Continue to cleanse ang aming pong pagkatao, ang aming pong isip, ang aming pong puso, Panginoon. May you all cleanse us, Panginoon, for us to really accept these elements, O God, genuinely, O God. If you see any unconfessing, any rebellion, Panginoon, or anger, guilt, or anumang pong mga bagay na hindi po kanais-nais sa iyo, Panginoon, iyo nga pong itong tanggalin po sa aming pong mga buhay sa mga oras po na ito. Maraming salamat po, O God. We give you all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, atin pong kuwanin ang atin pong mga tinapay as a symbol of the body of Christ. And I will read, "I have already told you what the Lord Jesus did on the night he was betrayed, and it came from the Lord himself. He took some bread in his hands, then after he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is given for you. Eat this and remember me.' Let us pray. Lord, we thank you once again for what you did on the cross, O God. Salamat po, Panginoon, dahil sa katawan mo na nasugatan, Panginoon, nasaktan, at kami po ngayon, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan at ng isang buhay na walang hanggan, O God. Maraming salamat po sa iyong katawan na iyo pong isinakripisyo, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ating pong kainin. Among juice or wine that symbolizes the blood of Christ. After the meal, Jesus took a cup of wine in his hand and said, "This is my blood, and with it, God makes his new agreement with you. Drink this and remember me." Let us pray. Lord, we thank you for your blood that was shed on the cross. Dahil dito, Panginoon, ang aming pong mga kasalanan ay iyong nga pong nilinis, Panginoon. Ang aming pong mga kasalanan sa aming pong isipan, sa aming puso, ay tuluyan mo nga pong nilinis, O God. At dahil dito, Panginoon, naniniwala kami, O God, na anumang pong gawa ng kaaway ay hindi na pong maghahari po sa aming pong mga buhay, O God. Maraming salamat sa iyong dugo na dumayoy, Panginoon, sa krus, O God, upang kami nga po ay malinis, Panginoon, at magkaroon ng isang magandang buhay, O God.
Maraming salamat po, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Atin po. At muli po sa ating pong pagkain ng tinapay at sa pag-inom po ng saro, ay muli po nating niyayakap ang pag-ibig at presensya ng Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Maraming salamat po and God bless po mga kapatid. See you again next Sunday. Maraming salamat Pastor Erik sa isang napakagandang mensahe ngayong new normal. Napakahalaga na meron tayong new relationship with God and new relationship with others, at magagawa po natin yan by living out the apostles' teaching, make disciples, engage yourself in a life group or lead a life group. Amen. And carry out each other's burden. At saka, of course, pray for one another. Kaya napakahalaga, sumasama rin po tayo sa ating 7:14 prayers. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin ang benediction prayer. I will release to you the benediction of prayer for this Sunday. Taas po natin ating dalawang kamay sa Panginoon. Amen? Yes, Lord, Father in Heaven, we thank you for the opportunity to receive your blessings tonight. Salamat po sa yung pagpapala, Panginoon, sa pamamagitan ng new normal na to, bagamat maraming limitations. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin sa pamamagitan ng yung teaching, sa pamamagitan ng pagsunod namin, Panginoon, sa pag-make disciples at pagsama po namin sa mga life groups at pagtulong po namin sa bawat isa at pananalangin sa bawat isa. Tunay, mararanasan po namin ang isang new normal na tunay na mas maganda kaysa sa dati. Mas better, Panginoon, kaysa sa dati. Salamat, Panginoon, sa release, Lord God. Your power, Lord God, will be released upon each and everyone. Your Holy Spirit will infill us and empower us, Lord God. As we cross over, Lord, to this new normal, Lord God, we will continuously thrive and be victorious, Lord, by the power of your Holy Spirit. Let long life be on your right hand and riches and honor be on your left hand. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you His shalom peace. Praise to the Father, to the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat mga kapatid. Isang napakagandang ating online worship. Salamat sa lahat ng ginamit. Simula sa intro tandem, sa ating pong nag-prayer, intercede, at sa ating nag-exhortation. Of course, kay Pastor Erik sa Word, at maging kay Brother John sa pagbuo ng ating online worship. Pagpalain po kayo ng lahat ng Panginoon sa mga dako ng Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Let's go and truly cross over to the promise of our God. To God be the glory. Amen.